Ang sanggol at ang halaman. Ang Ehipto ay napuno ng mga Israelita. Ang bagong faraon ay natakot na maging masyadong makapangyarihan ang mga Israelita. Kaya ginawa niyang alipin ang mga ito at itinuring sila ng hindi maganda. Inutos ni Faraon na patayin ang lahat ng mga sanggol na lalaki ng mga Israelita. Isang babae ang nagtago ng kanyang anak na sanggol sa isang basket sa gilid ng ilog. Binantayan siya ng kapatid niyang babae. Naliligo sa ilog ang anak na babae ni Faraon. Nakita niya ang bata at sinabi niyang gusto niyang alagaan ito. Inalok ng nagbabantay na kapatid ang tulong ng kanilang ina para mag-alaga sa bata. Pinangalanan ang sanggol na Moises. Lumaki na si Moises. Isang araw, nakakita siya ng Ehipsyong sinasaktan ang isang Israelita. Pinatay ni Moises ang Ehipsyo. Pagkatapos ay tumakas siya papuntang Madyan at naging pastol ng 40 taon. Nagbabantay si Moises ng kanyang mga tupa sa bundok ng Horeb. Mula sa umaapoy na halaman, nagsalita ang Diyos. Nagdurusa ang mga tao ko, Moises. Ikaw ang pinili ko upang palayain sila. Hindi ko kaya! Iyak ni Moises. Tutulungan kita. Pangako ng Diyos. Ihagis mo ang iyong tungkod. Ginawa ni Moises. Ito ay naging ahas. Nang pulutin niya, naging tungkod ulit ito. Ilagay mo ang iyong kamay sa damit mo. Sabi ng Diyos. Ginawa ni Moises. Pagtingin niya, ito ay nabalot ng mga sugat. Nang ulitin niya, gumaling din ito. Ipakita mo yan kay Faraon. Sabi ng Diyos. Hindi ako magaling na tagapagsalita. Sabi ni Moises. Ibibigay ko ang mga salitang sasabihin mo. Sagot ng Diyos. Maaaring tumulong ang kapatid mong si Aaron. Kaya nagpunta si Moises kay Faraon para sabihing palayain na ang mga Israelita.